texting signs na may ibang babae ang partner mo. Yun. So ito mga utol, ah, bibigyan ko kayo ng mga sinyales based sa pag-text ng partner ninyong lalaki. Kung may ibang babae pa talaga siya. So dito nyo malalaman, dito nyo mahuhuli na may other woman nga talaga. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? Then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, i-click nyo na yung button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once may mga bago tayong upload Payong videos. Yun! Ayan, so kumusta mga utol? Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan ha. Andito na naman tayo. Usapang pag-ibig pa rin syempre. Yun, sa mga nagmamahalan dyan at saka sa mga iniwan, huwag kayong mag-alala ha. Yung mga ipinagpalit dyan, naku po ha. Hindi lang nag-iisang lalaki yan sa mundo, kundi marami pa mga utol. Nandyan lang yan sa palipaligid. Ah, so yun. And then, ito ha. Dagdagan na naman natin ang inyong mga kalaman. Dahil ang magiging topic natin sa video na ito is texting signs na may ibang babae ang partner mo. Yun. So ito mga utol ha. Bibigyan ko kayo ng mga sinyales based sa pag-text ng partner ninyong lalaki. Kung may ibang babae ba talaga siya. So dito nyo malalaman o dito nyo mahuhuli na may other woman nga talaga. Lalo na kasi mahirap din ito mahuli o di kaya mahirap matumbok kapag magkalayo kayo. So yun, sa pamamaraan ng pag-text niya ay mahuhuli at saka mahuhuli natin yan mga utol. Isisiwalat ko sa inyo, so huwag kayong mag-alala ito. Dagdagan natin inyong mga kalaman dahil ang mga sinyalis na ito ay napaka-importante. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, bigla ang pagyaya. Yun. So ito mga utol, isa na itong sinyalis din. Na kapag ang partner nyo ay palaging may bigla ang pagyaya sa inyo, hindi lang paminsan-minsan, kapag palagi talaga siya na magyaya na pabigla-bigla na wala sa plano, lalong-lalo na same day ha, sa araw na ito, bigla siya magyaya, babe, alis muna tayo mamaya, ha, mag-date tayo. So kapag ganito utol is, hinahawakan niya yung schedule niya, which is may iba siyang pinagkakaabalahan, may iba siyang pinagkakabisihan. So kapag ganito na ikaw mismo parang hindi mo makontrol o parang hindi mo talaga mahawakan kung ano din ang oras na gusto nyong gumala, ha? Parang siya at siya lang lagi ang masusunod. Naku po, kapag ganito utol, sini-schedule ka na talaga ng lalaki. Oh, no. Yun nga, magugulat ka na mag-message siya, babe, pwede ba tayong umalis mamaya? Mag-date naman tayo. So nagugulat ka, syempre hindi ka handa, ha? Hindi ka nakapag-ready. Uy babe, biglaan naman yan ha, bakit? Anong meron? Wala. So, basta gusto ko lang mag-date naman tayo. Naku po, utol. Kapag ganito, sinyalis na talaga ito na may ibang babae yan. So, kapag nagyaya siya mga utol, ito ang gawin mo. Try mong sabihin na, babe, bakit ngayon? Bakit mamaya agad-agad? Ha? Pwede bang bukas? O di kaya isam, sasama kalawa. Yes, ikaw ang gumawa ng schedule. Huwag mong pasundan kasi kapag ganito, hindi mo talaga mahuhuli yan. So kapag nireschedule mo at saka nagtanggi siya, naku po, for sure yan utol na may ibang dinidate yan o yun nga, ini-schedule ka lang niya. Ha? So yun. And then yung pangalawa natin, sobrang papuri. Yes. So ito mga utol ha, isa na rin itong sinyalis na kapag may ibang babae yung partner mo, ay magugulat ka is grabe yung pagpuri niya sa'yo. Ha? Na parang puro positive. Kasi ito nga, kapag may iba kasing babae yan, which is nakakaramdam din ng pagkukonsensya, kaya ginagawa din ito ng lalaki na para bumawi sa'yo sa pamamaraan ng palaging pagpuri. So minsan, magugulat ka talaga na kung hindi niya gawain ito dati, tapos sa ngayon, palagi siyang nagpupuri sa'yo sa mga text messages na, babe, uy, ang bait mo talaga, napakaganda mo, namimiss na kita, mga ganito, ganyan, nako, utol. Ha? Kapag ganito na parang may kakaiba sa kilos niya, na may mga biglaan din na pagpupuri sa'yo, na parang palagi kanyang pinupuri, yes, bumabaw yan utol. Lalo na hindi kayo lagi nakikita, hindi rin kayo laging nag-uusap. Nako po, for sure yan na may ibang babae talaga yan. So dito mo malalaman kapag palagi kanyang pinupuri. Ha? So yun. And then yung pangatlo natin, wrong send messages. Yes. Ito utol ha, malaking sinyalis na rin talaga na kapag nag-wrong messages yung partner mong lalaki, which is nag-wrong send sa'yo, na dumating sa'yo, nagugulat ka na, uy, wala naman to sa usapan namin ha. Out of the topic tong sinend niya sa'kin. Ha? Sino kayang kausap nito? Nakuutol ha, kapag ganon ha, sinyalis talaga na may ibang kachat yan o may ibang ngayon nga ka-text din. Ha, lalong-lalo na yung tawagan ninyo, yung mga call signs, na magugulat ka, iba yung dumating na call sign ha, instead na
babe, isa bigla na lang naging honey. Ako, ha? Sure yan, utol. Na, yan talaga ay malaking pruweba na may ibang babae yan. Kapag yung call sign o yung mga endermans ninyo na tawagan, bigla ka magugulat na iba yung tawag niya sa'yo. Tapos sasabihin niya, "Oy, babe, pasensya na, wrong send yan. Kasi ginamit dito ng kaibigan ko yung cellphone ko, hiniram niya. Ayan, nasend yata sa'yo." Yes, kapag gumaganito utol ha, na marami siyang dahilan na, "Uy, di ko alam yan, babe, ha? Bakit meron ganyan?" O di kaya isa, hindi yan sasagot ha, kung ano ang mga rason. So kapag ganun utol ha, sure yan or 100% na may iba yung ka-text. Which is nagkamali talaga siya na pag-send lang. Which is dumirekta sa'yo. So yun. And then yung pangapat natin is sobrang tagal mag-response. Yes, ito mga utol, isa din ito. Kapag sobrang tagal ng pag-response ng partner mong lalaki, for sure na rin yan na may pinagkakabalahan yan. Kasi kahit busy yan sa trabaho, maghahanap at saka maghahanap talaga yan ng paraan para makapag-text sa'yo. Pero kapag busy yan sa ibang babae, nako, itatago niya siyempre yung cellphone niya. Para kunwari, wala siyang partner habang kumakausap siya doon sa ibang babae niya. So yun nga, matagal yung pag-response niya, lalong-lalo na yung pagtawag is hindi nakakancel. Kundi nagre-ring at saka nagre-ring lang yung tawag mo sa kanya, hindi niya sinasagot. So siyempre, may kausap din yan. Baka naka-silent ka lang din sa kanya. So ito nga utol ha, kapag ganito na matagal mag-response kasi ang lalaki na kapag totoong minamahal ka ay binibigyan ka talaga ng fully or full attention niya. Yes, maghanap talaga. Tsaka maghanap ng paraan yan para makausap ka, para hindi ka rin na mag-worry, hindi ka mag-alala. And then yun, magbibigay talaga ng oras yan o maglalaan ng oras para makausap ka talaga. So kapag ganito nga, matagal mag-response, nako, hindi lang yan sa trabaho utol, kundi baka may ibang babae yan na pinagtatrabahuhan. Nako po, so yun. And then yung panglima natin is paiwas ng messages. Yes, isa din ito utol ha, sinyalis din talaga na may ibang babae yung partner mong lalaki. Yung paiwas na messages. Yes, totoong sinyalis ito. Halimbawa na lang sasabihin niya sa'yo na parang palagi-lagi utol ha, parang mapapansin at saka mapapansin mo rin naman ito. Na parang may iba sa mga kinikilos niya sa pamamaraan ng kanyang pag-text. Which is, pagsabi niya ng, "Babe, pasensya na, may lakad kasi kami ngayon." And then mamaya pagdating ng hapon, "Babe, pasensya na, pagod ako." And then yun, pagdating ng gabi, isang, "Babe, naantok na ako, matutulog na muna ako kasi maaga pa kami bukas." Yung mga tipong ganyang messages ha, yung paiwas utol, nako, for sure din yan. Kailangan mo na talaga nga magiging detective ha. So magbasid ka na muna. Yes, kasi kapag ganito ang mga kilusan ay sadyang mga salawahan yan. Yan ang mga kilos talaga na may ibang babae na tinatago yung mga lalaki. Lalo na yung mga walang signal, ganito ganyan, nako. For sure yan utol. So kapag mga paiwas na mga messages, nako, magtaka ka na utol. So yun. And then yung pang-anim natin is great messages lang. Yes. Ito mga utol ha, kapag may ibang babae kasi yung mga kalalakihan ay nawawalan din ng gana sa dati niyang kalibin o dati niyang partner. So kapag ganito utol, nagiging cold ang isang lalaki kapag may ibang babae talaga yan. So ito, ang minsan, ang ginagawa niya is para, kunwari, is nandyan at saka nandyan pa rin siya nag-update, great messages lang ang sinesend sa'yo, which is pagising sa umaga, good morning, pagdating sa tanghali, good noon, and then pagdating sa gabi is mag-good night. Nawala ka pag-uusap-uusap, kahit mga ngamusta man lang sa'yo. Kasi kapag ganito utol, is may pagiging pagkamalamig na yan. Na may iba talaga yung kinakalaguyo o may ibang, yun nga, kinakasama na ng babae. So kapag ganito na puro great messages lang palagi, na parang niro-routine niya lang paikot-ikot na kung ano ang routine ninyo, isang ganun at ganun lang din ang mga ginagawa niya kapag may message sa'yo. So yun ha, parang sinasanay ka lang din niya na kunwari is nandyan lang din siya. So kapag ganun utol ha, magtaka ka na rin. So yun. And then yung panghuli natin is no video calls. Yes, ito mga utol ha, texting signs yung topic natin sa ngayon. Pero yun nga, kapag walang video call ha, yes, sa text at text lang naman, minsan hindi natin ganun ka madaling mahuli. Pero yun nga sa mga sinyalis natin na sinabi kanina, yun at yun din ang sinyalis talaga na may ibang kinakalaguyo yung partner ninyong lalaki. Pero kapag ito, dagdag ko lang ito, kapag hindi nagbi-video call yung partner ninyong lalaki, lalo na kapag gusto mo makipag-video call sa oras na ito, at saka marami siyang dahilan, and then yun nga, siya pa ang gumagawa ng oras na, "Babe, wag muna sa ngayon. Pwede ba mamaya na lang? Ako mismo tatawag sa'yo." For sure na rin yan na may tinatago yan utol. So yun ha, kapag hindi nagbibidyo call, kapag bago siya matulog, ay nako po. For sure na talaga na baka may ibang katabi na yan. Kasi mahuhuli at saka mahuhuli mo talaga yung lalaki kapag magbibidyo call ka na ayaw niya
bago matulog. Ha? Kasi doon mo malalaman kung may kasama siya sa pagtulog o wala man. Ha? So yun na mga utol, maraming salamat. Sana yung nakatulong talaga yung video na ito. So yun nga, para malaman nyo rin na may ibang babae na yung partner niyo. Kasi doon sa mga text messages niya. Ha? So yun na mga utol. And then ito, may shoutout pala tayo. Ha? Mga kaibigan natin na gustong-gustong magpa-shoutout. So yun, ha? Isa-shoutout na natin. Ayan. Archie Chang, ito mga utol na isang arkitekto din ito. Ayan, Archie Chang, yun, shoutout sa'yo. Ayan, kamusta dyan? Ayan, ingat-ingat lang sa pag-EML. Yun, and then ito pa, mga matatalik nating kaibigan. Ayan, si Stanley Jan Jupita. Ayan, Stanley Jan Jupita. Ayan, mga mamacho nating mga kaibigan yan. Ayan, mga naglalaki yan. And then si Marlon Malaga, yun, isa din yun. Ayan, Stanley Jan Jupita. Ayan, kamusta yung baril-barila natin dyan. Ayan, and then si Marlon Malaga. Ayan, shoutout sa'yo, ingat-ingat ka dyan sa Rojas. Yun, and then si Milfran Hayawon. Ayan, Milfran Hayawon, ayan, inaanak natin to sa kasal, ha? Yun, si Milfran Hayawon, ayan, kamusta yung pagbantay ng anak mo dyan? Yun, ha? Wala, nagiging 163 ka na. So yun, at saka ito pa, si Rimmel de la Pina, ayan, Rimmel de la Pina, ayan, kamusta dyan? Ayan, kumpare natin. Yun, so ingat-ingat dyan, ha? Ayan, magkalapit lang naman kami dito sa aming bahay. Ayan, magkita-kita din tayo soon. Yun, and then ito pa, si Eldrin Silva. Ayan, isang engineer to, genetic engineer yun. Eldrin Silva, ayan, ingat-ingat dyan sa pag sukat-sukat ng mga lupa-lupa. So yun, laging nasa initan o nasa arawan to. Yun lang. So yun lang mga utol, maraming salamat sa inyo. Ayan, mga kaibigan natin dyan. Ayan, next time, magsishoutout din tayo dito sa mga viewers natin. Ayan, so matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-shoutout. Ayan, just leave a comment na lang dyan sa ilalim na magpapa-shoutout kayo. So yun, isi-shoutout natin yan next videos. Yun. Ha? So yun na mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless, and babush! Ayan, dumidilim na naman!